Panoorin mo ang laban mo. Yan ay walang iba, isi-share sa atin ni Brother Rolly Sabado. Palakpakan po natin ng Panginoon para sa ating kapatid. Salamat, Vladdy. Alam mo ninyo, yan si kapatid na Vladdy Samia po. Kung meron pong pag-uusapan about prayer, isa po siya sa mga taong kilala ko na matindi ho, maumarubdob po kung magdasal, mag-pray. Kaya ako ho ina-encourage sa kanya. Kaya lang, siya ho ang dinasalan ko kanina. Dahil wala akong mag-a-announce, siya mag-ahanda ng heart prep. Pagdasal ko na sana siya sumagot ng oo. Ayan, kaya siya nagbigay sa atin ng heart prep kanina po. Magandang hapon po sa inyo. Pwede ba sabihin sa katabi niyo, magandang hapon? Magandang hapon dahil sabi mo, nandito ka, kasama ka namin. Okay? Nakakatuwa ho kasi kagagaling lang ho natin sa isang linggong prayer and fasting, and yet parang ngayon, ang topic ho natin ay nasa prayer muli. At the same time, i-close na ho natin or i-conclude na ho natin ang ating session on the book of Colossians. Okay? Taka, hinahanap ko lang yung aking PowerPoint na parang nawala yata rito. Bigyan niyo lang ako ng time para buksan ho ang aking... Ayan. Namatay ang aking presentation. Okay. Okay po, ayan. Ang pag-aaralan natin ay ang buhay ho ni Epaphras. Sino ba si Epaphras, no? Paano ba natin hugutin paano ba tayo ma-encourage sa buhay niya? Ano ba matututunan natin about Epaphras at saka paano ho siya, paano natin maisa sa buhay po ito sa ating pagdarasal, no? So, bago ko umpisa, samahan niyo ho ako sa isang dasal. At Lord, salamat po sa hapong ito na kayo po ay kasama namin. Kayo po ang patuloy na mangusap po sa amin mula po sa awitan, sa tugtugan, at lalo na po dito po sa ating mensahe, Lord. Lord, gamitin po ninyo ako. Ako po si na marami pong kakulangan. Kayo na po, Panginoon, ang bahala po magpuno. At ang anumang pong preparasyon na ginawa ko, Lord, kung hindi po ito sang-ayon sa inyong kalooban, bigyan niyo po ng linaw ang aking isip para malaman ko po, Panginoon, paano ko mailalahad ang katotohanan na nagmumula po sa inyong puso. Muli po, salamat po. Nagpupuri po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gaano ba kahalaga sa inyo ang pagdarasal? Ano ba, nasasabi niyo bang alam niyo na ang lahat tungkol sa pagdarasal? Lahat po tayo, ako personally, there are so many things that I still need to learn about prayer. I still need to improve about my prayer life. What about you? Paano ho kayo? Ano ho ba ang prayer sa inyo? Is it like a spare tire? Alam niyo yung spare tire? Pagka na flat ang gulong nyo, yung nakakabit sa kanyo lang na isip, ay, meron pala akong spare tire. Ganun po ba yun? Yung parang, kung may pangangailangan, meron taong may sakit, o nasa panganib ang inyong buhay, o malalim ang inyong pagkakautang, o may hiduaan kayo ng inyong asawa, doon yun lang naisip na mag-pray. Ganun po ba? Or do you pray? How are you praying? No? Kay Epaphras po, marami po tayong matututunan about praying. And most especially about praying for the church. Alam mo ninyo, para ho dun sa mga bago po sa CCF, alam ko yung iba, parang lagi sa atin nire-remind to ng ating pastor
from Pastor Peter Tanchi to our lead pastor, Pastor Jess Lantin, pati na ho yung mga D-group leaders, na ano nga, ang mission ho ng CCF is this, to honor God and to make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Yan ho ang pangunahin ng mission natin. If you are a member of CCF, yan ho ang dapat nating mission. Hindi ho dahil sa ito ho ay isang personal o sa pansariling misyon ng CCF, kundi ito po ay talagang nasa Biblia po. Nasa Matthew 28:19-20 po. Okay? Kaya ang vision ho natin is this, to see a movement of millions of committed followers of the Lord Jesus Christ meeting in small groups and transforming lives, families, communities, and nations for the glory of God. Ang question po ito, are you part of a small group? Sino po yung mga bahagi na ho ng small group dito? Pakitaas lamang po ang inyong kamay. Okay? Marami pa rin yung wala. So marami pa tayong dapat ipagdasal. Ibig sabihin, sa iba ho, nasagot na yung prayer na yun na everybody will be part of a small group. Pero sa inyo po na hindi pa miyembro ng ano, mukhang kailangan pa namin kayong ipagdasal. Bakit to? Baka hindi nyo na nakikita ang pangangailangan ng maging kabahagi ng small group or ng movement ng Panginoon through CCF. At hindi lamang ho pang pamilya o sa pamilya o sa barangay o sa community o sa city nalilimitahan ang vision ng CCF. Makikita ho natin ito for the glory of God, communities and nations. Kaya we look global na ho ang mag-isip ang CCF. Simula nung ako yung naging miyembro nito, we have many satellite churches also in sa abroad. Bakit ko binabahagi ito? Pinagmamalaki ko ba na ang CCF ay napakalaki na, napakalawak? Hindi po. Alam mo ninyo, ang isang barko ho, mas malaking barko, mas kailangan ng power. Tama ba? Para patakbuhin. Ang isang malaking organization, kailangan ho ng mas malakas na power. At yung power na yun, hindi ho maibibigay ng anything na material, kundi sa pamamagitan lamang po ng kapangyarihan ho ng dasal. Okay, yun ho, matutunan natin kay Epaphras na the church need your prayers and also the families. Every families that is part of CCF Eastwood, let's just focus on CCF Eastwood for the meantime. Each families, we need your prayers. Ako ho ay pinalad na makapag-asawa at the age of 49. Ang asawa ko ay, nung kinasal kami, she was just 30 years old. 19 years on difference namin. Wala ho palang automatic na matututunan mo kagad maging ama. Hindi pala automatic yon. You need to learn through the process of parenting. Hindi ho madali. Yung anak ko, napaka-cute. Parang angel kung tingnan. Pero pag mangkulit-kulit, parang nang demonyo. Tingin mo, misan, gusto mo nang paluhin. Pero, nung misan pinalo ko, ako yung parang nasaktan eh. Sabi ko, parang ayoko nang paluhin to dahil parang ako nasasaktan. Hindi pala madali. No? Hindi pala ho madali, lalo na kung mahal mo yung tao. At ito ang pinapahiwatig sa atin ng Ephesians 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kung pag-aaralan po ninyo ito, makikita po ninyo, merong hierarchy. Sabi dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Tingnan po ninyo. Hindi po yan ang kalaban nyo. Okay? Hindi po yan ang demonyo. Okay? Although misa pag yung mga kasawa pa nag-aaway, demonyo ka! Diba? Sabihin mo, Dewas, demonyo ka! Diba? Parang sabi tuloy ng anak, anong mga pangalan ng anak ng magulang mo? Si demonyo po. Kasi yun ang narinig at tawagan ng kanilang sa kanyang mga magulang. Pero hindi ho. Misa noon, tingin natin sa kaaway natin, siya yung kalaban, siya yung demonyo. Pero siya sabi ho dito, hindi ang tao ang kalaban, kundi ang mga pinuno sa mga may kapangyarihan. Tingnan nyo yung hierarchy, no? Meron pang sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan. Meron sa air, meron sa
sa earth. Pagkatapos meron pa sa mga hukbo, ba may hukbo pa? No? Spiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya pag ho tayo dumaraan sa spiritual warfare, kailan ba yun? Kailan ba nangyayari yun? Pag nag-aaway kayo mag-asawa, kapag naiinis ka sa kapwa mo, you know, kapag may patuloy na nakatanim na galit sa puso mo, kapag umiiral yung kasungitan natin, yan to yan. Iba't iba ho ang umaatake sa atin. Everyday. Tama po ba? Kaya mahirap po manalo. Mahirap pong magwagi. Lalo na kung hindi mo alam paano ka magwawagi. At buti na lang, pinapaalala sa atin, kaya't mag-ingat kayo, sabi dito ang paalala, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng alin? At di tulad ng mga mangmang. Sabi nga, maging wise tayo, maging smarte tayo, maging tuso tayo. No? Paano? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sa English version do, sinasabi dito, sa ESB, sa NASB, because the days are evil. Pag nanood ho kayo ng news ngayon, anong nakikita nyo? Patayan, awayan, murahan. Puros galit. Pag nanood kayo ng telenovela nyo, ano napapanood nyo? Nag-aaway, sampalan, kidnapan, barilan. Puros galit. Sinabi natatawa. Naalala na naman yung... Di ba? Tama po ba? Sabi ko nga ng misa sa nanay, sa mother ko, ano ba naman ma? Parang isa lang naman ang script niya pinapanood nyo. May either kikidnapin, aagawan ng asawa o boyfriend. Alam mo yung gano'n, pagkatapos, bandang uli, happy ending, magkakabalikan. Parang isang script, pero tayo, inganyo tayo nanonood. The days are evil. Pag binasa nyo yung Facebook nyo, ano nakikita nyo? Ano babasa nyo? Mga tao nag-aaway-aaway. Alam mo ninyo ako, bago ako naging Kristiyano, ako'y palamura eh. Alam mo yung mag-umpisa ka ng statement mo ng mura, pagkatapos ang period mo, mura din. Nakaka-relate kayo? Nakaka-relate kayo? At minsan, para pinagmamalaki mo pa, malutong ka magmura, tama ba? Pero binago ako ng Panginoon. Pero dito mga huling araw, pag nagbabasa ako ng Facebook, silently, napapamura ako. Dahil pinabasa ko yung mga pati mura din na nababasa ko eh. Biko, mas banda ko eh, parang langin na ako nagmumura. Because the days are evil. And the first thing that the devil is attacking is, una, our families. Kasi kapag sira ho ang pamilya natin, napaka-vulnerable ho natin, bawat isa ho sa atin, sa anumang atake ng kalaban. Kamusta ho ang pamilya ninyo? Napakadali yung matukso. Napakadali yung magalit. In fact, ako ho, dahil I came from a separated family, I grew up na with a dad who is an absentee. Ibig sabihin, may ama ko, pero hindi ko naramdaman sa kanyang pagiging ama dahil siya po ay alcoholic. Sa araw-araw, nakikita ko, tinutumba siya ni San Miguel. No? So, bandang uli, my parents need to separate. And I grew up through hard times. At the age of 16, kailangan ko magtrabaho. And I have to finish my college in 12 years. Biruin mo, tatlong kurso na dapat yun. Bakit? I was a working student. And I blame yung situation ko, nung pamilya ko. And to the point na I almost became an agnostic. Halos naging mababa ang paningin ko sa Diyos. Buti na lang ang Diyos, napakatyaga sa akin. At pilit ako ni-reach out. At doon ko na-realize, sabi ko, kung alam lang, kung kilala lang ng aking pamilya,
si Kristo, baka hindi na kailangan mangyari yung mga dapat nangyari. Naintindihan po natin. Ilan o ang katulad ko? Ilan o sa inyo ang dumaraan sa ganyang pagsubok? The family is the first thing that the devil is attacking, because once na weaken ang family nyo, it's easy for us, it's easy for the devil to control bawat isa po. Kaya ang mensahe po natin in English po, fight our battles with prayers. Or in Tagalog, tuhurin mo ang laban mo. Ibig sabihin, iluhod-ho natin. Iluhod-ho natin ang laban natin. Sa Colossians 4:12-13, sabi dito, kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epaphras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dinadalangin ang buong time team na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa pagsisikap niya para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at Hierapolis. Alam mo ninyo, these are just two verses. And yet, nung pinag-aaralan ko, these are two very rich verses. Marami ho tayong pwedeng matutunan dito about prayer, about Epaphras. So, ang gagamitin ko, kaya in-expose ko muna yung English version, kasi most of the time, I will be using the English version. Okay? So, ito po yung English version. Epaphras is one of your number, a bond slave of Jesus Christ, sends you his greetings always. Who is pray like Epaphras? Sabi ho tayo, pray like Epaphras. Kaya maunawaan natin, who is Epaphras? Okay, who is Epaphras? Sino ba siya? Pamilyar ho tayo sa mga apostles, Pablo, Pedro, di ba? Pero si Epaphras, sino ba siya? Sabi dito, Epaphras, who is one of your number, a member of the Church of Colossae. Siya ho ay miyembro ng iglesia sa Colossae. Okay? Siya ay, but the same time, hindi lang basta miyembro. Sabi ho kasi sa Colossians 1 verse 7, natutunan niyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Most likely po, si Epaphras is the one who planted the church of Colossae. Most experts says na siya po ang nag-church plant niya. Siya ho nagtaguyod ng iglesia sa Colossae. Ngayon nagre-report siya kay Pablo. Ano bang kondisyon ni Pablo? Si Pablo po at this time ay nakakulong. He was just waiting for his time to be executed. Numbered na ho yung days niya. Okay? So, sinasabi dito, he is a church planter of Colossae. Natuwa ako kasi nung nabasa ko to, wow, ganyan din yata yung ginagawa namin dito sa CCF. Ha? Ganyan din yung ginagawa natin sa CCF. Katulad dun sa, galing na ho ako nila sa Cubao, sa Gateway ho, at meron ho tayong CCF Gateway para dun sa mga hindi pa nakakalam. At alam mo ninyo, hindi yung madali mag-plant ng church. Hindi yung madali. Dumaan kami sa matinding pagsubok dyan. Kaya, maintindihan natin kung bakit napaka-importante ho ng inyong mga dasal. At ngayon naman ho, since nakatayo na ho, nag-upisa na ho ang CCF Gateway, ako naman ho, personal din, nangunguna rin sa church plan sa either CCF New Manila or CCF Santa Mesa. Ang tanong ko ito, pwede nyo ba akong samahan? Kung hindi niyo ako pwede samahan personal, baka pwede niyo ako samahan sa dasal. Katulad doon ni Epaphras. Pag-pray niyo yung aming movement doon. Na sana po magkaroon po kami ng additional na mga tulong. At kung may mga kilala kayo, baka gusto niyo imbitahan na makarating din. Maka-join sa aming movement doon. At nangyayari ho ito every Wednesday sa pamagitan ho ng aming Word on Wednesday sa Madison 1. Pagka gusto niyo malaman pa, lapitan niyo ako. Para may kwento ko sa inyo ano mga nangyayari doon at paano kayo makakatulong through prayers or maybe even a participation in the movement.
Okay, sabi niyo dito ni Douglas Moo, little is known about him. Sabi ko nga sa inyo, hardly na nababanggit ang pangalan ni Epaphras. Though we can infer that he was a native of Colossae and that he was perhaps converted by Paul himself during the apostles' ministry in Ephesus. The mention of a co-worker at this point in a Pauline epistle is unusual. Ibig sabihin po nito, napaka-unusual ito, and most likely, si Pablo po, he is giving high regards to the character and person of Epaphras. And ito pa, and the strength of Paul's endorsement of him is also striking. So, yan ang impression na iniwan ni Epaphras kay Pablo. Kayo ho, tayo ho. Anong impression na may bibigay natin sa pagiging Kristiyano ho? Kayo yung laging natutulog pagka merong mensahe. Ha? Laga naman tulog eh. Diba? Kayo ba yung laging nagre-reklamo? Kayo ba yung laging mainitin ang ulo? Yun ba ang impression na iniiwan ninyo? O kayo ba ay madadasalin? Ah, kaya pala nakapikit. Nagdadasal ako. So, ito ho, sabi dito, a member of the church in Colossae, church planter of Colossae, and also, sabi dito, he is considered a bond slave of Christ. Sabi niya, a bond slave of Jesus Christ sends you his greetings. Bond slave? Alipin? Gusto niyo ba tinatawag na alipin? In fact, yung salitang katulong, binago na ngayon, no? Kasi baka masyadong degree, kasambahay na, di ba? Parang sinasabi natin, he could be a relative pero kasambahay. Kasi, pero sa kanya, alam mo ba ninyo ang katumbas ng salitang bond slave? Ito ho yan, dulos. Someone who belongs to another, a bond slave without any ownership rights of their own. Ay, kawawa naman. Wala siyang pag-aari, wala siyang karapatan. Pero tignan po natin, ang dinugtong pa dito is used with the highest dignity in the New Testament. Pinagmamalaki pa pala yan ng mga bond slave na sila ay mga alipin. Bakit ito? Sabi niya, namely of believers who willingly live under Christ's authority. Do you proclaim yourself as a Christian? O secret agent Christian kayo? Yung iba kasi ayaw nila sabihin, ako ay Christian. Bakit? Kasi nga naman, pag sinabi mong Christian ka na, hindi ka na pwede makipagkwentuhan ng mga tungkol sa mga kabastusan eh, no? Uy, ba't ka nandito? Nagbastusan to? Bakit ka nandito? Di ba? O kaya naman, pag nanonood, hindi ka na pwede manood ng mga yung mga pornographic videos eh, no? Kasi siyempre, Christian ka na eh. Dapat binabantayan mo na yung testimonyo, pinagpapahalagahan mo ang salitang ikaw ay Kristiyano. Ganun po ba tayo? Naalala ko dati, nagdadrive akong kotse. Papunta ako ng galing pa ako ng St. Francis noon. Excited ako kasi Sunday yun eh. Magkikita-kita kami mga barkada namin sa Rockwell noon. Yung panahong maluwag pa ang traffic. Pwede ka pang bumiyahin na mabilis. So nag-U-turn ako sa ilalim ng gate ng galeria. Paglabas ko ngayon, eto ngayon, galing sa tulay, gumigit-git sa akin ng isang malaking bus. Alam mo yung feeling na napakaliit ng sasakyan mo. Pasi itong bus na to, parang walang pakialam at ginigit-git ka. So sa madaling salita, naggalit ako. Eh, galing pa naman din ako sa church, naggalit ako. Iniharap ko yung kotse ko sa harap ng bus. Lumabas ako. Sabi ko ngayon, teka nga pala, Kristiyano nga pala ako. Pigla sabi ko sa halip na makapagmura ko sa akin. Nakakainis ka. So, may balik ako sa kotse, umalis na ako. Di ba? We have to be proud. You have to tell them, tell everybody that we are bond slaves of Jesus Christ. It is a choice that we should proclaim that we are slaves to Jesus Christ. And we should live just like slaves to Jesus Christ. Kaya sa amin sa leadership, ang tawag ko pag nakikita nyo, COS.
Council of Servants, supposedly. Ngayon ang tawag namin ng Council of Slaves. Reminding us always that we are slaves to Jesus Christ. Okay? Sabi dito, always laboring earnestly for you in his prayers. Epaphras, the man who was giant in prayer. Ito, nabasa ko, nakita ko, he was regarded as someone who is giant in prayer. Alam mo ninyo, hindi mo madaling impress ang katulad doon ni Pablo when it comes to prayer. Bakit to? Because he himself is prayerful. Tama ko ba? Kapag ikaw ay prayerful, alam mo rin, alam mo, kilatis mo pa lang itong taong to, madadasalin. Katulad nga sabi ko kanina, si Vladdy, isa ko sa mga kasamahan ko sa Marketplace Ministry at saka sa CCF Gateway, alam ko ho ang buhay niya. He is a man of prayer. Pero for someone to regard him as the man who was giant in prayer, ibig ko sabihin, napakalahog, napakahalaga ho sa kanya ang pagdarasal. How are you in your prayer life? How are you? Kamusta ang prayer life natin? Are you giant or are you sleeping prayer warrior? Ha? Sabi ng isa, this giant in prayer knew how to lay all before the Lord and laboring in secret, bilhin nyo, made the saints to be perfect and complete in their standing through his kneeling. Kaya ang pray, ang ano natin, tuhurin mo ang laban mo. Pray like Epaphras. Huwag mo, sabi nga ni Pastor Bong, huwag mong dipdipin ang problema mo. Tuhurin mo. The first time na narinig ko yun, sabi ko, aliw na aliw ka. Kaya, well, to give credit to him also, that's the reason why I have that title. Tuhurin mo ang laban mo. This is something that I learned from him. When he was discipling me, when I was mentoring me to how to speak in public. Siya ho ang nagbukas sa akin ng pinto para ako yung makapag-preach for your information po. Kaya, ito ho unang point na dapat natin, kung magsusulat ho kayo ng mga points, ito ho. Dalasan mo ang dasal. Pray always. Huwag ho yung pag may problema lang. Di ba nakakaya naman sa Panginoon? Pag lumalapit lang tayo sa Panginoon, pag nangihingi tayo, Lord, give me, I need this, please. Pwede ba mag-pray naman tayo, Lord, salamat po. Lord, salamat po. Nagayto, pagsalamat ka. Isipin mo ano mga bagay mo pagpapasalamat. I'm sure, marami po. Sabi dito, always laboring earnestly for you in his prayers. Always. Tingnan ko yung katumbas niyan, always means not necessarily about time, but about numbers. Hindi yung basta daily or every minute, it's about numbers. Kung ilang beses siya nagpe-pray. Sa Ephesians 6 verse 18, sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, ha? Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Okay? Patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yan po ang, ito po yung conclusion nung nabasa natin kanina about spiritual warfare. Prayer as is an integral part of our fight against the enemy. Okay? Kaya tuhurin mo ang laban mo. Sabihin mo sa katabi mo, tuhurin mo ang laban mo. Aliliwanagin ko lang ho. Baka mamaya isang araw may lalapit sa akin dito sabihin, nakahawak sa tiyan niya ngayon. Oh, bakit? Magre-reklamo ko kay Brother Rolly. Bakit? Sabi niyo ko kasi tuhurin mo ang laban mo. Oh, eh, bakit nakahawak ka sa tiyan mo? Tinuhudo ako ng asawa ko. Hindi ho yun. Okay? Huwag niyo tutuhurin yung asawa ninyo. Sabi ko nga, hindi yung asawa niyo o kapatid niyo o sino man ang ano, ang kalaban. Ang kalaban po ay ang demonyo. Okay? The spiritual warfare that we are going through. Okay? Pangalawa, lakasan mo pa ang dasal. Be steadfast in your prayers. Lakasan mo pa. Okay?
Sabi ito, always laboring earnestly for you in his prayers. Okay? What struck me about this is yung earnestly. Agonizomai. To contend for a prize, struggle. Alam mo niyo, magdarasal ka dahil you are expecting to receive something great. Tama ba? Or, makikita ko na, pinangunahan mo ng agon to struggle literally to compete for a prize, figuratively to contend with adversity, or genitive case to endeavor to accomplish something. Fight, labor, fervently strive. Sino mga katrabaho dito? Ba't kaya nagtatrabaho? Ha? Para kumita. Because you are expecting to receive something in return. Correct? Madali ba magtrabaho? Mahirap, ano? Ganun din ang prayer. Do you want to receive something great in your prayers? Trabawin natin. Be steadfast. Kailangan nung maging matibay tayo sa pagdarasal. By the way, nakikita ko ba yung nanay ko? Ma, yan, yun yung mother ko. I grew up looking up to her kasi she's someone who is very steadfast in praying for all of us. Kaya, andiyan po siya. Okay? Next. Sabi nga ni Imbang, prayer is the highest form and grandest success assumes the attitude of wrestler with God. You wrestle with God. It takes courage to do that. It takes persistence. And it takes knowing of your condition na kailangan mo. Okay? Katulad doon ng mga example na to sa Luke 18, sabi dito, now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. Kailangan daw tayo magdasal at huwag tayong panghinaan ng loob. Saying in a certain city, there was a judge who did not fear God and did not respect man. Okay? There was a widow in that city and she kept coming to him saying, give me legal protection from my opponent. For a while, he was unwilling, but afterward, he said to himself, even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out. Anong pinapahihwating ni Kristo rito? You know, God looks at our hearts. The condition of our faith. To constantly pray is a manifestation of that faith. Intindihan po natin? Yung maging masigasig tayo sa pagdarasal is a manifestation of your faith depending on God. Are you dependent on God? Do you depend on God? Many of us depends on God only on the big things. What about in the small things? What about in the small things? Remember po, yung mga malalaking bagay na problema natin, kadalasan nag-umpisa huya sa maliliit na bagay. Sabi nga ng kata, maliit na bagay lumalaki. Okay? Next. Hindi na ako kakanta, baka may problema pa kayo. Sumunod naman ito pong taong to. Siya ay bulag. When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many were sternly telling him to be quiet. Sabi niya, maingay. Maingay mo. Nakakahiya. Nakalilig ko kayo ng ganyan? Ha? Nakalilig ko kayo ng ganyan? Ang tanong ay nasabihan na ba kayo ng ganyan? Ano ka ba ang ingay mo? Nakakahiya ba? Kasi parang you're attracting attention to yourself, di ba? Son of David, have mercy on me. Pero tuloy pa rin siya. Son of David, have mercy on me. Una,
tingnan natin yung proclamation niya. During this time, the Pharisees are still questioning if Jesus Christ is the true Messiah. In fact, they were trying to find more reason para siya iparusahan, para siya tawag ito, mawala sa lipunan. No? Pero siya, being blind, magugulat ka, how he was able to proclaim that? Son of David, have mercy on me. Many were sternly telling him, alam mo, minsan dapat ganyan tayo magdasal. Hindi tayo nahihiya ipagdasal. Magdasal. Crying out to God. Kasi tayo, ang kultura natin, sanay tayo ng dadasal ngayon. Tahimik lang, tama ba? Tama ba? Tahimik tayong dadasal. Tama. Ganyan ito na magdasal minsan. Sabi nito, sumigaw ka. Sabihin mo sa Panginoon, huwag kang mahiya kung anong gusto mo. In fact, I remember this particular instance sa CCF St. Francis. Oh, don't watch. Meron kami doon, don't watch every Tuesday morning. Oh. 6 o'clock in the morning, pupunta ho kami na CCF St. Francis. Magdadasal ho kami for 1 hour. Nakopya ho namin ito dahil meron doon kami mga naging partners sa ministry na taga Korea. At alam mo ninyo, tinuruan nila kami about prayer. The importance of prayer. Nagpadala kami ng mga pastor sa Korea at sila doon. In fact, meron doon akong pastor, nagkwento sa amin, tinanong siya, gano'n ba kamahal ang bansa mo? Sabi niya, mahal ko ang bansa ko. Bakit? Do you pray for your country? Sabi sa kanya ganyan. Of course I pray for my country. Sabi niya sa sarili niya, of course I pray for my country. How many times do you pray for your country? Siyempre sabi niya, sa totoo naman daw, parang once lang yata a day. Sabi niya, alam mo sabi sa akin ng Koreano? I love your country more. Aba! Sabi mo Koreano, sasabi sa'yo, I love your country more. Bakit ito sinasabi niya yon? Because I'm praying for your country 3 times a day. Sino sa atin na nagpa-pray sa bansa natin 3 times a day? Kahit na ako, hindi ko masasabi na I pray with that number. Praying for this country. But we love our country, right? Pero this Korean, he proclaimed na he loves our country more. So napahiya, medyo napahiya yung ating pastor. Kwento niya yun. But hindi yun ang kwento ko talaga sa totoo lang. Puwasok lang sa isip ko. Ang isang kwento, one time sa Don Watson, dumating ko, there's isang truckload doon ng Korean students. Naka-experience na ho ba kayo ng kasabay na nagdarasal ng mga Koreano? Ha? Malakas sila magdasal. Sobrang lakas. In fact, pag meron sila tinatawag na prayer mountain doon, pag dumaan yung sasakyan, yung bus, parang umuugong yung prayer mountain. Bakit to? Sa lakas mo na nagdarasal ng mga Koreano. Imagine nyo, isang Koreano lang na kasama nyo magdasal, mabubulabog ka na. Ito, isang truckload, puro estudyante, dumating. At ang sabi na, ang lagi pandasal, Chuyo! Chuyo! Akala mo parang may nag-aaway. No? Chuyo! Yung mga tao, nakita ko yung mga Pilipino, sabi ko, dadasal lang ang biglang, ano nangyayari? Bakit ang ingay? Mas maingay pa sa palengke, for your information, nakapunta na kayong palengke. Mas maingay, Suyo! Suyo! Pero parang, ako naman, ako rin, nabulabog din ako. Katapos, ano ba ito? Ang ingay, hindi ako makapagdasal. Pero alam nyo, the Holy Spirit spoke to me. At after that, umiyak ako. Bakit to? Napahiya ako. Because I cannot pray that way. Nahiya ako dahil hindi ko kaya mag-pray ng ganun. Yung bukas ang loob sa Panginoon, magdasal. And yet, I'm judging the person to the point na na-distract ako sa aking pagdarasal.
There are many things that we still need to learn about prayer. And one of that, those is to be steadfast. Sabi niya, sends you his greetings always, laboring earnestly for you in his prayers. He's not praying for himself. Most of the time, we pray for our needs. We pray for ourselves. We pray for things that are important to us, right? Tama po ba? Ito, he's praying for them, for the church of Colossae. Sabi niya, pray for the family of God. Pagdasal ang buong kapatiran. Okay? Patuloy ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Lahat ng hinirang ng Diyos, ipag-pray ho natin. Okay? Because, bakit ho niya nagagawa yan? Ito ho ang puso niya yan eh. He has deep concern. Ano ho yun? Ponos, labor, pain, equivalent to great trouble. He is troubled for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. Bakit ho siya troubled? Remember, kung nandito ho kayo sa umpisa ng Colossians, the context of this letter is actually this. Paul is writing to the Colossians. Hindi pa ho niya nami-meet ang mga taga-Colossae. Hindi pa ho niya kilala personally ang mga taga-Colossae. Kaya lang niya nalalaman kung ano nangyayari sa Colossae dahil nga si Epaphras dinalaw siya sa kulungan at doon nagbigay siya ng good report at bad report. Ano ho ang pinagdadaanan ng Colossae? Okay? Bakit siya concerned? Bakit sila concerned? Bakit to? Kasi ho, alam mo ninyo, the church are being divided by false teachings ng malihong mga turo that are not based on the teaching of Jesus Christ, that are not based on the person of Jesus Christ, or even on the deity of Jesus Christ. Yung iba sinasabi na, hindi talaga Diyos si Kristo. Yung iba na sinasabi, para masave ka, kailangan gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganyan, maging miyembro ka ng ganitong religion para masave ka. Familiar? Tama po ba? Bakit ito familiar? Kahit na hanggang ngayon, the church is still being attacked. Sabi sa Colossians, for I testify for him that he was a deep concern for you and for those who are in Laodicea and Hierapolis. Hindi lamang siya may concern sa Colossae, but also to the churches in Laodicea and Hierapolis. Para maintindihan po na ninyo, ito po ang mapa ng Hierapolis, Laodicea at Colossae. Yan o. Ang Colossae, for your information, is napakaliit lamang na town compared to sa Hierapolis at saka Laodicea. At tawag ko nga sa kanila is the Tri-City Church. Okay? Tri-City Church. Bakit ko binabanggit to? Kasi ho nakasulat doon. Bakit ano nga ba Hierapolis at Laodicea? Para alam mo ninyo, ang Hierapolis po is a place rich of spa. Mga water, ano. Kaya sa Laodicea naman po is a economic center, no, ng lugar na yon. Okay? Ang problema po, in this area po, during this time, ang mga Romano po, they are very strict. Yung po mga leaders nila, kung ikaw ay Kristiyano, dahil during that time, early Christian, ano pa lang ito, era, hindi ho open ang pagsamba kay Kristo. Bakit ho? There is persecution. There was persecution at saka yung Roman government ini-impose sa kanila that they worship yung mga gods nila. Okay? So, matindi po yung spiritual attack that is going on sa Colossae kahit na ho sa Laodicea at Hierapolis. In fact, sabi ho dito sa pinakaalala sa atin sa Philippos 2 verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Sabi, isulat mo, ito, binanggit ito sa pahayag o sa revelation ng Laodicea. Ito sinasabi niya na ang pangalan ng ay Amen. By the way, kung mababasa niya yan, that ang ibig ko sabihin ng Amen dyan is none other than Jesus Christ Himself. Okay? Ang tapat at tunay na saksi
at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Okay? Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ganyan ba ang inyong spiritual condition ngayon? Maligamgam, walang init, walang lamig. Okay? Eh bakit mas okay pa malamig? It talks about, this is pertaining about the water system during the time. Pero hindi ko na dadaanan dahil hahaba pa ho at ilang minuto na lang meron tayo. Okay. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, duka, bulag at hubad. Wow. So ibig sabihin, hindi pala tungkol sa yaman ang ating security or stability na babase. Okay? Kasi sabi dito, ikaw ay kawawa, kahabag-habag, duka, bulag at hubad. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya kung mayroon kayo pinagdadaan ng pagsubok at paparamdam nyo kayo tinutuwid ng Diyos, magpasalamat ho kayo. Bakit to? Ito ay patunay na mahal kayo ng Diyos. Ako personal, marami yung pinagdaan ng pagpapalo. Pero I learned many things from those circumstances at isa ho doon ay talagang mahal talaga ako ng Diyos. Kayo po ba? Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. At sabi sa mga taga-Laodicea, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kundi ringin sinino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ibig sabihin, Christ is willing to be in fellowship with them again. If they will humble themselves and they will open the door of their lives to Christ, Christ will fellowship with them again. Okay? Pray for the church. Okay? Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Yan ang paalala sa atin. Let us pray that we can learn to be humble. Maging mapagkumbaba, maging gentle, mahinahon, at maging patient po sa bawat isa. At tinuloy pa dito, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Yan po ang idasal natin sa bawat isa. Hindi yung madali. Satan would like to divide churches. And I've seen churches divided. And they cannot fulfill the mission or the vision that God entrusted for them to accomplish. Bakit to? They were divided. Kaya ho tayo, dapat to, we should continue praying for our church. So that we will be together, we'll be able to accomplish, magawa po natin, magampanan po natin ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang tanong ho ito, kabahagi na ba kayo ng gawain ng Panginoon? Baka hindi pa. The first step is to be part of a small group. At pag-isipan po ninyo, baka spiritual warfare ho, kaya ho hanggang ngayon, wala pa rin kayo sa small group. At sabi ito, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang magbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Madali ba magmahal? Hindi. It takes a lot of work to love. Madali yung sabihin, I love you. Diba? Marami na yung nabiktima niyan eh. Nung I love you. Kaya ngayon marami yung broken hearted. Diba? Pero madali yung magsalita ng I love you forever. Diba? Sabi nila, sa EDSA lamang daw may forever. Ngayon, sa C5 na rin, paminsan-minsan. No? So, pray for the church. And at the same time, pray for the family. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sapagkat yan ang naangkop sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. Madali ba magpasakop? Oh, hindi daw. Totoo naman. Alam ko yan sa may asawa ko.
Okay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Okay? Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Madali ba sumunod sa magulang? Hindi, di ba? Lalo na ang kulit. Yung mga magulang dito nakaka-relate, di ba? Nasabihan na ba, manaman ang kulit mo. Paulit-ulit. Pero ito rin sabi dito, mga magulang, huwag niyong pagagalitan ng labis ng inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Baka ma-discourage. Pag-isipan po ninyo, pag binasa ninyo, it talks about the family. How we can relate with each other. Yung buong pamilya niyo, perfecto na, ayos na, happy na kayo? Hindi pa, di ba? Pang-apat to, galingan mo ang dasal. Be smart in your prayers. Okay? Galingan mo pa ang dasal. Okay. Sabi dito, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God, for I testify... Huwag na, hindi ko naputol yun. Okay? Sabi dito, Leos, having reached perfect, ibig kong sabi dito, having reached its end, complete, perfect, full grown. Specifically, of the completeness of Christian character. Marami pa hong dapat ayusin sa atin. Tama mo ba? Tama mo ba? Ako lang nag-iisa dito. Ha? Marami pa hong dapat ayusin sa buhay natin bilang Kristiyano? Wow, salamat naman at hindi ako nag-iisa. Marami pa ho. Kahit na ako nagtuturo, I will confess to you that hindi ko pa ho naaabot yung rurok na yun. Nasasabihin ko sa iyo, I'm already complete. Hindi ho. I'm still in the process at hindi ho madali. Sabi nga, fully assured to bring in full measure, bringing the believers to maximum potential. Ibig sabihin, kayo ho, dapat we should pray for each other so that we'll be able to reach our potential as a Christian. Ano ang potential na yun? Una ho, to be Christ-like. Pangalawa ho, anong ginawa ni Christ? Nag-disciple ho siya. That we should eventually be able to disciple others into Christ-likeness. Hindi ho si Kristo namatay sa krus, pinatawad ng ating mga kasalanan, at tapos na. Hindi ho ganun ang ginawa niya. For 3 years, he discipled men, specifically the 12 men. Okay? And dinagdag pa niya si Pablo doon. We should also be part of that discipling movement. Kasi o, yun din ho ang kanyang iniwang gawain para sa lahat sa atin. Sabi ay, this is the confidence that we have before Him, that if we ask anything according to His will, ito ho, kailangan we should always ask according yung ating prayer, we should always ask, Lord, ano po yung will ninyo? Yun ho ang smart prayer. Wag ho natin ipipilit yung inyong He hears us, sabi yan, para ho tayo pakinggan. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. Ibig sabihin, it will gain favor from the Lord. Kaya ito na, summary ho. Okay. Yan. Tuhurin mo ang laban mo. Pray like Epaphras. Dalasan mo ang dasal. Pray always. Lakasan mo pa ang dasal. Be steadfast in your prayer. Ipagdasal ang buong kapatiran. Pray for the our brethren, for our church. Galingan mo pa ang dasal. Be smart in your prayers. Pagkatapos, isa din dito, pray like Epaphras, pray for the church, and pray for the families. Let us keep on praying. Paano ba yun? Dito sa CCF issue po, ito po yan. We have pray and fast at least once weekly, you know, encouragement namin. It will also be good for your health, by the way. Be a pastor's prayer partner or prayer shield contact this number, 0917-520-5283. If you have this burden, if the Lord touched you today, sabi, I want to be part of the pastor's prayer partners, text this number.
Okay? And also the prayer shield. Pagkatapos, narinig nyo kanina si Brother Vladdy, yung pong ating service po, hindi po nag-umpisa ng 3 o'clock. We start at least 30 minutes before. So meron po tayong pre-service prayer time. And of course, ito po yung Saturday prayer breakfast every first Saturday of the month. Kaya this coming Saturday po, iniinganyohan po namin kayo to come. Pray for godly relationships. Bakit ito kailangan natin ng godly relationships? Hindi ba na bakit nagsasawa sa mga ungodly relationships nyo? Lagi na lang kayo na-hurt. Tama ba? Wala na pupuntahan? O nagiging bad influence pa sa inyo? So please come February 3 at 7 a.m. Saturday po yan. Dito po sa dito din po sa worship hall. Anong ba nangyayari dyan? We give a devotion at the same time after devotion, and after that meron tayong breakfast which we can share together. Ang host po natin for this Saturday is the Singles Ministry or the Big Singles. So sila po ang magbibigay ho ng mensahe about praying for godly relationship. Fight our battles with prayers, or in Tagalog, ano? Turin mo ang laban mo. Let me share this. No? Lahat po kayo na sa 3 p.m. Taglish Sunday Celebration. Tama. Itong ating service na to, faced different several challenges. Paano ho nag-umpisa to? Because of the outreach that we did for Barangay Libis. Marami yung tao nagpunta ho dito, they started worshiping. Kaya lang ho, meron ng katulad nga, spiritual warfare, nalaman ng ibang churches na tayo ay, na yung mga members nila, umaattend na sa atin, sinabihan sila, kung patuloy kayong aattend sa CCF, mawawalan ng sponsorship, education sponsorship, ang inyong mga anak. Ano nangyari? Bigla hong nalagas ang pupunta ho from that barangay. And we were challenged kasi ang numbers natin, no, kung di ako nagkakamali, nagdidwindle lang ho sa between 100 to a little less. And we start asking, kailangan ba natin ituloy ang 3 p.m. Taglish? So, nung panahon na yon, ang sabi ko lagi sa kanila, Mag-imbita kayo. Invite your friends, your kabarangay, your family. And some people will respond, pero some will not. And many will not. No? Nakaka-discourage po. But you know what happened? I realized yung power po ng prayer. Instead of texting yung mga members po natin na, please come, invite nyo yung barangay niyo, and blah, 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 ganon. I started asking them, please pray for the 3 p.m. Taglish service. So, by God's grace, the Lord answered our prayers because it is in His God's will. He is the Lord of the harvest. And there are times that we are exceeding 200 in one worship service. Napakabuti po ng Panginoon, di ba? Tama po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit po natin, why are we after numbers? Hindi po, we're not after numbers. Numbers is just an indicator if we are doing well in our ministry. Pangalawa ho, it also shows na people are inviting. So ibig sabihin, you believe that there must be something good that is happening during 3 p.m. Nabibless po kayo. Tama po ba? And if you are blessed, syempre, a natural tendency natin supposedly is to invite because we want to bless others as well. Okay? But all of all this, because, you know, whatever success in ministry, lahat po yan, ang magbibigay ho na sa atin ay ang Panginoon. Kaya we always lift up to God itong ating 3 p.m. Taglish service. Pwede niyo ho ba kami samahan sa pagdarasal para sa lahat ng services natin, hindi lamang sa 3 p.m.? Let us pray for our pastors. Let us pray for
COS, Council of Servants. Hindi yung madali maging Council of Servants. Many of them are not full-time workers. Mahirap po magtahi-tahi ng mga schedule at commitment. Hindi po madali ang mag-serve as D-group leaders. Hindi po. In fact, yung itong mga nagsiserve sa atin, most of the time, nasa harap po sila ng labanan. Kaya ang kailangan po natin is that we should learn to pray for each other. Let us learn to pray for our church. Let us learn to pray for all the families that is, or our brethren. Yun ang challenge natin lahat. And we can start doing that today. Shall we all stand for closing prayer? Father God, Lord, thank you, Lord, for the example of Epaphras. Thank you, Lord, for revealing him to us. Salamat po, nakilala po namin siya. At gaano po siya karubdob sa larangan po ng pagdarasal. Alam po namin, Lord, na there are so many things that we need to develop, Lord, sa aming pagdadasal. Lalo na praying for the church or praying for others. Many times, Lord, we are so self-centered in our prayers that we are focused on our needs. Lord, today, thank you for reminding us, Lord, that we need to pray for others as well. So that your will, Lord, will be accomplished not only in my life or in our lives, but also in the lives of our brethren. Sa buhay po ng mga kapatiran, may sa buhay po ang inyong pong kalooban. Lord, gamitin niyo po kami, Lord. Remind us, Holy Spirit of God, counsel us that we should continue to pray. Pray for our leaders, pray for our country, our leaders, our church, and all this, Lord. I pray, Lord, that you will continue to teach us, Lord, how to pray. Lord, also today, I'd like to remind the people here, if you have not opened your life to Jesus Christ and Jesus Christ is telling you, I love you, I died for you so that you will have forgiveness of sin and so that you will have eternal life, but you have to open your life to me. If you want that to happen sa buhay niyo ngayon, sabayan niyo naman po kasi isang simpleng dasal. Lord, ako po ay makasalanan. At dahil kayo po ay banal, ako po ay nalalayo sa inyo. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili mula sa sumpa po ng aking kasalanan. Kaya Lord, sa araw na to, kinikilala ko po ang inyo pong pag-ibig at dalang regalo na buhay na walang hanggan. Lord, sa araw na to, binubuksan ko ang aking buhay kay Kristo. At sa araw na to, kinikilala ko siya. Ako'y nananampalataya na tanging siya lamang ang magiging ang kabayaran ng aking kasalanan. At tanging siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat po. Tinatanggap ko po ang inyong regalong buhay na walang hanggan. Turuan niyo po ako, Panginoon, na mamuhay. Ma-reach ko po yung potential ko bilang isang Kristiyano, Lord. Lead me to a small group where I can join, Father, where I can be part of. And also, Lord, continue to bring me here so that I can worship you in spirit and in truth. Lord, salamat po. Napakabuti po ninyo na kahit na ako ay makasalanan, pinili po ninyo ako. Salamat po, Panginoon, sa bigay niyong buhay na walang hanggan. At ako po ay patuloy na magpupuri sa pangalan ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.